aspirasyon na ang aking puso. Paano pa nga ba itong mabubuo? Di ko alam ano bang solusyon para sa mga problema na dala ko. Sobrang tagal ko nang gusto sabihin, pero ako lang ay nagtitimpe. Ngayon ay naging kalaban ko na pati yung mga dapat kakampi. Ako ay pinagtabuyan na rin ng aking mga nilalapit. Ang tinulak pala yung ngayon, sarili na lang ang tinuturing kong kaibigan. Tanong ko palagi sa salamin, ba't sinilang pa nga ba ako? Ano ba talaga ang halaga ng aking buhay sa mundo na to? Sa tingin ko kasi parang wala na, ang gusto ko din mawala na. Nawalan na din ako ng pag-asa, di ko alam ito pa ba'y gagana. Kakaiyak ko palagi sa kwarto, ang mga mata magana. Paulit-ulit na lang ang nangyayari sa buhay ko, kaya ako'y sawa na. Ako ay pagod na, ang gusto ko rin ay magpahinga na. Demonyo ang madalas bait-baitan, kaya ayon kinaibigan ko na. Di nyo ako maiintindihan, kasi ayaw nyo kong intindihin. Wala nang dapat pang ipaliwanag, kahit anong sabihin ko ganun pa rin. Ako ay lumaki sa pamilyang di ko naman talaga kadugo. Ba't kaya ganun sa akin ang tadhana? Grabe sa akin kumapay paglaro. Kasalanan nga ba to ni ina kung bakit wala akong makitang liwanag? Pati haligi ng aming tahanan na ituluyan na nga rin siya nabasag. Nasaan na kaya ngayon yung aking tunay na ama? Simula kasi nung ako ay bata pa lang, ako ay iniwan na niya. Na iinggit na nga din ako dun sa aking mga kaedad. Sila buo ang pamilya nila habang ako mag-isa lang at sad. Bakit parang hindi ako pinapansin ng ating Panginoon? Di naman po ako nagkulang sa aking pagdadasal, pero bakit ganon? Sa aking murang edad, ba't nararanasan ko na ang lahat ng mga to? Siguro nga tulog pa ang Diyos, kaya di niya narinig yung mga dasal ko. Sa buhay kong to, ako ay pagod na. Di ko alam kung kakampi, bakit wala nang tiwala sa aking paligid. Pati ang sarili, tinabla ko na. Mabuti na yung ako lang mag-isa, wala akong pinoproblema na iba. Mga hinanakit ko sa aking puso, ngayon din inailabas ko na. Wala na akong luhang mailabas, kahit anong gawin din napapatak. Ako ay natutulan din naman noong mga panahon nung ako ay pumalpak. Matibay na rin ang dahil sa inyong mga pinapadama. Wala nang pakiramdam, pati kalungkutan at saya ay tinanggal ko na. Sa bisyo umutang para aking mga problema ay gumaan. Di mo wala mga aking pinagdaanan, kaya di mo ko pwede nausgahan. Kailan nila naligaw na nalandas, pero mali dahil ako'y malaya. Ngayon ay naging mautak na rin yung batang dati laging dinadaya. Pusong bato, pero marunong din naman magpahalaga. Sayang dahil di ko naramdaman ang pagmamahal sa akin ng aking ama. Sa dami ng problema dumating ilang beses na isip magpakamatay, pero ako ay lumaban na lang sa hamon ng buhay. Ako ay sumabay, di nagpatangay, di nagpaapekto sa nararamdaman. Ang daming plastic dito sa akin paligid, pero mga bobo halata naman. Dahil sa mga maling pinakita at pinadaman nyo sa akin, ako ay nagising. Kaya kung ano mang merong ugali ako ngayon, ay huwag nyo akong sisihin. Yo, what's up? Pex nga pala, Pex ng Polis. Iniimbita ko po kayo mag-subscribe sa Rhymesys Production. Doon na po ilalabas lahat ng kanta ko, lahat ng kanta ng Presco Team. At mag-subscribe din kayo sa YouTube channel ko na Wexpresco. Doon yung makikita yung mga behind the scene at kasama ang Presco Team sa mga vlog namin. Sana po ay mag-subscribe po kayo. Sa lahat naman pong gustong makasali sa raffle ng Rhymesys Production, mag-like po kayo sa Facebook page namin. Marami po kayong makikita na videos doon ng mga nanalo sa raffle nila. Pwede kayong manalo ng bigas, pera, load, mga damit at mga sombrero sa iba't ibang clothing dito sa Pilipinas. Legit po yun. Tumingin kayo sa page ng Rhymesys Production, makikita nyo lahat doon. Picture at videos ng mga nanalo. Maraming salamat po at mahal po kayo lahat.